Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Suma sa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Biyernes, 18 araw na sa buwan ng Nobyembre. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Samantala sa atin pong mga balita sa araw na ito ng Biyernes. Isang low pressure area na nauna ng lumabas ng Philippine Area of Responsibility kahapon ng hapon ay muling bumalik at pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Sa advisory'ng ginawa sa publiko ng PAGASA. Kaninang madaling araw, sinabi nito na ang low pressure area ay huling namatan may 255 kilometro ang layo silangan ng General Santos City. Kasabay ng low pressure area o sama ng panahong ito ay ang pag-iral ng intertropical convergence zone. Pero sabi ng PAGASA, nananatili pa rin mababa ang tsansa na maging ito isang ganap na bagyo sa loob ng susunod na 24 na oras. Dahil naman sa pinagsamang epekto ng intertropical convergence zone o pagsasanib ng mainit at malamig na hangin sa himpapawid sa Mindanao at ang umiira na low pressure area. Magdadala ito ng mahina hanggang sa malakas na pag-ulan sa silangan ng Kabisayaan, Central Visayas, Karagat maging sa Davao Region. Samantala, ang mahina hanggang sa katamtaman, magkamis na ilalakas din ng ulan, ay pwede raw asahan sa Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon Province, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at sa natitirang bahagi ng Mindanao.